Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng October 17, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pagdaloy ng northeasterly wind dito po sa northern part ng Northern Luzon at silangang bahagi po ng Luzon. Mayroon din pong frontal system na nandyan po sa northeastern part ng Northern Luzon. Ito po ay ang lugar kung saan nagtatagpo ang malamig na hanging amihan at saka po ng mainit na easterlies. At wala rin anumang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility, pero sa labas po ng ating PAR ay meron pong dalawang LPA na nasa silangan at kanlurang bahagi, pero hindi naman po bantang mga ito dito sa ating bansa. At base po sa pinapakita ng forecast model na ating ginagamit ay wala naman pong bagyo na namamataan mula rito na tatawid sa ating bansa for the next 5 to 7 days o kaya po ay hanggang sa matapos ang buwan na ito ay walang bagyo na tatawid sa ating bansa, pero mayroong lalapit dito po sa ating PAR, pero posibleng sundan ang daan po ng bagyong Sibulaven gaya po ninyong nakikita. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang po sa mga tsansa ng isolated rain sa ilang bahagi ng Bohol, Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Mambadyo, Misamis Oriental, Mati, Davao del Sur. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil sa frontal system ay buulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dito po sa may silangang bahagi ng Cagayan Valley at maging po dyan sa may extreme northern Luzon, sa may Santa Ana, Cagayan, Maconacon, Divilacan, Palanan, Dinapige, Aurora, ilang bahagi ng Quezon, at maulap na kalangitan rin na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Catanduanes, Palawan, ilang bahagi ng Iloilo, Estancia, Cadiz, Cebu, Bohol, Ormoc, Surigao del Norte, at ilang bahagi po ng Palawan. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Sa atin naman pong mga baybayin, may kataasan po ang mga alon dyan po sa mga isla ng extreme northern Luzon. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 2 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muna si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!